Morning mga paps. Nandito tayo ngayon sa Valenzuela. Punta tayo ngayon sa Malolos kay Papa Norman. Papatune natin tong KVT V3 natin gamit ang UMA M5 ECU natin. May kasama pala tayo ngayon. Kasama natin yung tropa ko, si Jasper. Super stock set niya yung NMAX niya. Eh hindi mapakali, gusto din magpalakas eh. Kaya ngayon ito nandito na pala si Jasper. Ngayon kasabay natin siya papunta kay Papa Norman. Ito na si Jasper. NMAX niya. Ngayon pupunta na kami kay Papa Norman. Ito. Ngayon 6:57 AM na. Siguro before 8 nandun kami kasi ang schedule namin kay Papa Norman is 8 AM. So siguro dadaan ulit kami dito sa Obando, sa Bulacan-Bulacan, kasi para mas mabilis labas namin sa Malolos na, and para maituloy natin yung din natin nadaanan last time. Kasi di ba last time lumiko na tayo sa may Balagtas, ngayon dadaanan natin yung labas natin is Malolos bayan na, para makita natin, para maipakita ko sa inyo kung saan yung labas kapag dinediretso natin yung way natin last time. Ito nga pala yung simbahan ng Barasuain. Ito yung nasa 10 peso bill dati, yung may pusa, yung simbahan. Then ito sa kanan, ito ang unang shop ni Motodek, ni Trupa, sa kanyang Aerox, si Papa Mon ng JVT Empower. Ayan, Malolos crossing na tayo. Pag kumaluwa tayo dito is papunta ng Pampanga, then pag kumana naman tayo is pabalik ng Metro Manila. Medyo traffic nga lang kasi Sabado and crossing to. Wait, check natin si Jasper, baka naiwan na naman sa stoplight. Ay po, tiyan ako po, naiwan na naman sa stoplight. Sabi muna tayo, baka maligaw, mapunta pa ng Pampanga. Every biyahe namin, ganyan si Jasper, lagi naiwan sa mga biyahe. Tapos, pag dumarating sa pinaghihintayan namin, lagi may dalang pagkain. Last time, meron siyang dalang Jolly Hotdog, driving single hand, habang kumakain ng Jolly Hotdog. Ito, nakita ko na, mukhang may dala na namang hotdog ng 7-Eleven, mukhang nagutom. Na, let's go. Okay, approaching team breakaway. Pero sarado pa, wala pa si Papa Norman. Eh kasi medyo napaaga. Wala pa naman alas 8. Pero tawagan natin para papuntahin niya si JR para mabuksan na tong shop. Andito na si JR, bukas na ang shop. Pinapunta na siya ni Papa Norman. Kahit wala pa siya, pero pinabuksan niya na yung shop. JR in the house! Tol, JR! Ito, race bike. Parang ganito yung pino ni Mico Mazo. Kay bugok ata ito eh. Napakatulin siguro na ito. Pre, JR, ayun na to. Oh. And Max si Jasper, napakakinis. Everyday punas. Hindi na mapakali, excited na natin. Mga trophy ni Papa Norman, puro first place. Hari ng 4 bars. Team breakaway. Yan, may Mang Tomas at Strawberry Jump ang napanadunan. Okay, tinataas na ni JR yung motor Jasper. Sabi daw ni Papa Norman is ubaran na daw niya para pagdating niya is haplusin na lang ng kanyang mahiwagang kamay. WF-pipe, sexy back, UMA air filter. Yan, hubad na. Andito na si Papa Norman.
sa darating lang ni Papa Norman. Sakto, hubad na ang NMAC. Iniwan ko lang ito. Pa, ito si Papa Norman. Meron ka pa ngayon ah. Ha? Mga gas-gas kasi eh. Ano yan? Steven, flat na flat. Ito, hindi. Ito, flat na flat yan. Yan ang papalit natin, R15 piston. Ito kasi nagiging problema, parang nagiging problema, hindi siya match. Pag nilagay ito, stock na black? Oo, hindi naman. Oh. Yung ibabaw niya, flat. Kaya gumagas lang. Yung stock kasi mas malalim dito. Okay. R15 medyo flat. Anong brand ko pa na? LHK. Ito yung mga. So, ito ang ilalagay natin sa NMAX ni JR. R15 stock piston. Medyo high com. Parang yung R15 nun high com siya. Ay, ito yung mga nalagay. Tataasan natin. Papalit din yung head niya ng tatla ba? Yung head. Pagka ganyan, hindi naman hindi makailangan. Ah, hindi na. Kasi kahit injector, hindi ko magpapalit. Ay, hindi na magpapalit yung injector. Kasi konti lang yung tataas ng mag-press ninyo. Hindi naman kagaya nung... Nag-slap? Oo, mag-bore up ka. Bali wala, kasi magiging sumaw ang mangyayari pagka pinort natin, ilalaki yung mga butas. Ito, papalit din pala tayo ng cams. From stock, mag-stage 2 tayo ng RS8 para mas mataas yung lift. Manifold. Ito, nililinis na ni JR yung stock block. Parang refresh na din ang ginawa nila, Papa Norman. Stock head, putya, napakadumi. Ram air pa more. Dahil buhangin. Stock block, nagpalit ng stock gasket para iwas ngausi. Yan na, nilinis na yung mga barbula. Tanggal na yung mga alikabok from ram air tie look. Ram air pa more. May bad pocket yung mga piston. Palit ka ng cam, tataas yung loob. Yung hahaba yung bukan ng valve. E pag hindi sumayad. Swerte na. Eh okay. Yung sa Aerox, sa mga Aerox ko na napalitan na ganyan, nagbabalt pocket pa. Oo. Pero ito, hindi ko alam kung sasayad eh. Pero sa ganda ni Sigurado, kaysa buhuin natin, tapos paandar eh. Tapos maingay. Yan na, kinabit na ni Papa Norman yung stock piston ng R15 sa kanyang stock block. Kanina kasi napakadumi na stock piston niya, puro alikabok galing sa ram air. Budget mill lang. Bale, valves and piston lang ang pinalitan. Budget mill talaga. Yan, tinatakpan na yung head ni Jasper. Okay na yan, masubukan mamaya. Hindi naman daw tumatama, nag-play test si Papa Norman. Okay naman, tumawid naman yung piston, hindi umumpog. Hindi na kailangan i-valve pocket. Okay na daw. All goods.
Ayun, tapos na. Balik na kami Valenzuela. Nakakasubukan na. Panood mo pero hindi natin na video dahil nalubat yung GoPro. Wizard na yan. Dala ako na yung mga extra bat. Puro lubat pala. So, tinerge ko pa siya sa mismong GoPro kaya medyo mabagal. Dahil di ko rin dala yung ano yung box, puro battery lang dala ko. Wala, mga walang karga pala lahat. Subukan natin, bibitaw tayo dito sa may stoplight. Subukan natin dito, 0 to 100. Putang ina! Putang ina, Papa Norman, apakalakas! What a torque! Shit! Wawala na yung motor! Grabe! What a torque! Less than 100! Sayo! Pinapauna na tayo ni Jasper, hindi siya makabirit, hindi siya makabira, pinapalapat pa niya yung piso niya, takot eh, baka umusok. So ngayon, tayo muna bibira. Okay, let's go, bira! Apakalakas po ang ina, 100 na, easy 100. 121, 122, 124, 126, 128. Ay potang ena, apakataas ng tubig. Ano nangyari dito? Boss, magsakay dyan. Kwenta lang po. Ano oras po kayo, wet? Hindi, ano, sasakay sana ako ng, isasakay ko sana, meron pa bang papunta? Babalik pa nyo. Babalik ka po ba kayo dito? Hindi na. Ano? Ay, pawi na po. Pawi na ako. Pa po kayo dadaan? Kapalit po ba dadaan? Hindi, sa may Valenzuela ko. Ah, wala na po. Apo, pagdating na po ng tayo ng gambay sila, wala na pong bahay, wala na po dito. Ito na lang po yung tubig. Kalbong! May babalik pa niya na ano, pagsasakay. Marami po yan, walong po yan. At sige, maghantay na lang ako. Okay, ito na. Sasakay na natin si Roxy sa kuliglig. Putain na. Sumakay yung Aerox natin sa 200 kilometers na kuliklik, tatakbo siguro ng 200 kilometers per hour. First time mangyayari ito. Hello, hindi na masyado mataas yung tubig, kaso ayoko din naman isugal. 50 lang naman yung bayad kaysa naman isabak natin yung motor natin dito. Tubig alat yan, puro kalahong mangyayari sa chassis natin. So kaya okay lang, 50 pesos lang naman, tsaka experience ng Roxy natin na sumakay ng 200 kilometers per hour na kuliglig. Okay, ganda na salbabida. Yan, mga daing. Yung mga daing na yan, ginamit na pampaalat is itong tubig alat na to. Ito na, safe naman tayo nakarating dito sa kabilang bayan. Ayad muna. Okay, tara na men, let's go. Sabak ulit. Ay putya, parang feeling ko malulubat na naman. Okay, sana nag-enjoy kayo sa kalokohan yung ginawa namin ni Jasper. Please do like, share, and subscribe. Peace, Moto GQ.